안녕하세요, 여러분. 모나쌤입니다. 라라라. 오케이. So, 여러분, 나중에 읽는다 봐. Your word 나 거든요. 나 거든요. 사둘로 낭 살리다 or 낭 sentence. Okay. So, ang ibig po sabihin ng godunyo ay para ipaalam sa isang tao yung bagay o impormasyon na hindi niya alam. Hindi niya pa alam. Halimbawa, no? Magdala kang kimchi. Tapos, napansin mo yung kaibigan mo, hindi kumakain ng kimchi. So, tatanungin mo dun sa kaibigan mo, kimchi roll an mogoyo? Kimchi roll an mogoyo? Ayaw mong kumain ng kimchi? Hindi ko makain ng kimchi? Okay? So, ang magiging sagot po niya, ah, te, mayon umsigil, siro hagodinyo. Ayoko po ng maanghang. Alright? So, mayon umsigil, siro hagodinyo. Alright. So, shiro hada. Okay. Tatanggalin natin yung ending word na ta at ikakabit natin yung go dunyo. Shiro ha go dunyo. Shiro ha go dunyo. Shiro ha go dunyo. Alright. So, ang ano nun sa atin po, parang, ah, hindi po kasi ako kumakain ng maanghang. Ipapaalam mo sa isang tao. Hindi niya yun alam, di ba? So, sasabihin mo sa kanya, ah, hindi po kasi ako kumakain ng maanghang. Pinapaalam ko po sa inyo na hindi po ako kumakain ng maanghang. So, ganun po, no? Ipapaalam mo sa isang tao na hindi niya pa, yung hindi niya pa alam na impormasyon. Okay? Magbibigay tayo ng example, ano? So, nagkayayaan kayo ng kaibigan mo na umalis, no? So, tumawag sa'yo, oh, ano, Mark, halika na. Labas na tayo ngayon. Tapos sasabihin mo, ay hindi, teka, wag mo muna. Saglit lang. Tapos sasabihin ng friend mo na, ha? Bakit hindi ka makalis ngayon? Tapos sasabihin mo sa friend mo kasi hindi niya alam na kumakain ka. Sasabihin mo ngayon, Babul, moko iko dunyo. Babol mo ko iko din. So, kumakain kasi ako ngayon. Okay? So, yung go dunyo po, ay sumasagot ka doon sa tanong, no? Nagre-reason ka doon, nagre-reason out ka doon sa tanong. Dudugtungan mo siya ng godo niyo para ma-emphasize sa kanya na ipaalam sa kanya yung hindi niya alam. Okay? Alright po. Okay, halimbawa po, no? Lately, late ka nang matulog kasi ang daming trabaho. Alright? So, pwede mo sabihin na, Yojume, nukke chayo. Yojume, nukke chayo. Kasi ang dami kong trabaho. Kasi ang daming trabaho. Alright? Iri manko dunyo. Iri manko dunyo. So, pwede mo siyang gamitin na pang support doon sa una mong statement. Parang papatunayan mo siya kung bakit doon sa ano niya, na bakit ka late natutulog. Iri man ko dunyo. So, dinugtungan mo lang yung statement mo as patunay nga, na proof nga, dun sa reason mo kung bakit late kang natutulog recently. Yojume, noumu nukke chayo. Iri man ko dunyo. Alright? So, man pa, dalagdang mo siya ng ko dunyo. Tatanggalin mo yung ta and word and then dudugtong mo yung ko dunyo. Man ko dunyo. Okay? Ayan. So, okay, no? Yung halimbawa po natin doon, no? Popular itong produkto na ito kasi maganda ang quality. Alright? So, pwede mong sabihin na i-jepumi inkiga manayo. Pungjiri aju jokodunyo. So, pwede mong sabihin na maganda nga siya, popular siya kasi maganda ang quality.
po, pwede din po yun. Okay, so maririnig nyo rin po yan, dinudugtong yan sa anida. Okay? So, nagiging anigodonyo. Alright, kunwari, sasabihin, no? Wow! Ang gwapo naman niya! Tapos, di-disagree ka. Anigodonyo? Anigodon? Ganon. So, pwede rin po yun to show disagreement dun sa sinabi ng tao. So, yan po, narinig nyo yan minsan sa drama, no? Yung ganon. Pag may sinabing bla bla bla, tapos pag magdi-disagree, ani ko din? Okay? Kunwari, ikaw to nag-ano nito, no? Ikaw nag, ani ko din? Ganon. So, alright. So, yun po, no, ang ating word for today. 그럼 여기까지입니다. 다음 시간에 만나요. 안녕!